Ngayon po ay matutunghayan natin ang buhay ng tatlong mga kababayan natin dito sa abroad. Ang isa na po dito ay isang engineer for 32 years, ngunit wala pa rin nangyayari sa buhay niya. Ang pangalawa naman dito, isang dating engineer din na ginamit niya yung 10 taon na end of service niya na sa negosyo tapos nalugi. Nakakalungkot ang mga pangyayari at isang kababayang Pilipina natin nagkaroon na ng phobia sa pag-i-invest ng property sa Pilipinas. Pero ngayon po, nang naka-attend ng Balik Mayaman Action Program, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo ang panibagong nagbigay ng pag-asa sa kanya at mga investment sa Pilipinas. Tumayan natin ang kanilang kwento. Nagtrabaho ko dito sa Oman for more than 30 years na. So nakita ko ang lugar dito na maganda sa mga OFW. Nagtrabaho ako as a civil engineer sa isang construction. Lahat ng mga planning na ginagawa ko. Graduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of Visayas sa Cebu noong 1984 si Donald, o kilala bilang Dudes sa Oman. Malaki ang kita at naibibigay lahat ni Dudes ang luho ng buong pamilya. Parang abagay talagang milyonaryo. Bigay doon, bigay dito. Ngayon mag-grocery kami, nakita ko na parang sobrang laki. Maabot paminsan ng 50,000 pesos. Sa mahigit 30 taon, walang naipundar sa Pilipinas si Dudes dahil hindi sila magkasundo pagdating sa investment ng kanyang asawa. Ang asawa ko, isa din na nagproblema ako kasi negative ang mindset niya. Ayaw niya magkakaroon ng ganitong business kasi ayaw niya na magkakaroon ng mahabang bayaran, sino magbabayad ng amortization. Yun ang pinaka-worst dyan, nag-aaway kami. Kung na problema sa asawa, kakaiba naman ang naging karanasan ni na Ronaldo at Glenn Estrada at Gloria Abalos na mahigit 10 taon na nagtatrabaho sa Oman. Nalugi sa restaurant na negosyo si na Ronaldo, habang naloko naman sa investment si Gloria. Hindi na maganda yung kita, hindi na rin namin mabayaran yung mga staff, and then at the same time yung pwesto monthly binabayaran namin. Since ayaw namin mabaon sa utang, we decided na i-close na yung store. Close na yung restaurant. 2 years na kami nagbabayad dun sa first na developer. Unfortunately, sinabi nila na wala yung building. Kahit na 2 times kaming pumunta sa Manila, tinignan namin as in lot lang, wala pa yung building. Nahiya ako sa husband ko. Kasi foreigner siya. Siyempre, ang sasabihin niya, ano ba tong Pilipino? Bakit ganun? Kapwa mo pa yung hindi naibigay yung gusto mo na nagbabayad ka naman. Imagine of period of 2 years, ni haligi wala. Halos nawawalan na ng pag-asa sina Dudes, Gloria, at mag-asawang Ronaldo at Glenna na magkaroon ng investment sa Pilipinas. Down talaga ako, talagang down. Kasi nga, yun yung naipon namin. And then, imbis na ipupundar namin sa ibang bagay, pinili namin yung business. Kasi nga, gusto namin magkaroon kami ng other source of income. Very down ako that time. And then, si Mrs., sabi ko nga kung wala siya dito sa Oman, I cannot explain to her kung ano yung nangyari dun sa naipon kong pera dito sa Oman. Sabi ko, pangalawang beses na, and the fact is, nag-lie pa ako sa husband ko, is parang ang sakit-sakit sa dibdib kasi it's my own money. Hanggang maimbitahan sila sa isang programa ng Frich Revolution na tinatawag na Balik Mayaman Action Program sa Oman. In the future na kahit hindi ka na mag-negosyo, sarili natin, mayroon tayong passive income dumating sa amin. Nung naka-attend kami ng Balik Mayaman Action Program, doon namin nakita yung ibang investment opportunity, especially sa Pilipinas. Kasi nga, hindi naman tayo permanente dito. Ina-hire lang naman tayo dahil sa ating mga talents. Nag-join kami sa Rich Revolution. It's a good investment, di ba? Yes. Yung pagbili ng mga properties. So, doon namin na start na mag-invest naman sa mga properties. Rental. Business. After 14 months, my colleague din pumunta sa office. Sabi niya, ate, would you like to join Balik Mayaman Action Program? So it was a Monday. So sabi ko, sige, titignan natin kasi alam mo rin yung mga nangyari yung mga nakaraan kasi you were there. Sa pamamagitan ng Balik Mayaman Action Program, nagkaroon ng passive condo rental business ang tatlo. Yung time na yon na nagsumali ako sa BMAP, ni-explain ko sa kanya uli. Na sabi ko na sa kanya, in detail, parang naintindihan na niya. Kasi tumatanda tayo, na uwi tayo sa Pilipinas, walang pundar, nga tayo.
parang abagay nagiging positive ang impact. So since merong promo for the OFW na makapag early move in ka pagka down payment mo ng 5%. So yun yung opportunity na ginrab namin. Ginrab namin yun. Na after na. Yes, after 6 months makakakuha ka ng susi and then pwede mo nang parentahan yung property mo. This year, June 8 na turnover yung unit ko sa One Oasis. And then July 18, they told me na na-deposit na yung pera mo, may tenant ka na. So at that time, hindi talaga ako makatrabaho kasi na alam mo yung dream ko is talagang nandyan na yung opportunity. And at that time, my husband was in Nepal, so I called him. Sabi ko, ito na yung receipt ko, ito na yung lahat ng pinaprocess natin. So sabi niya, okay, so would you like another one? Dahil sa Frich Revolution, nabago ang buhay ng tatlo nating kababayan. At nakakasiguro sila na pag umuwi sila ng Pilipinas ay mayroon silang negosyo na diretso ang pasok ng pera kahit wala silang ginagawa. Gagawin ko pa yon. Para at least madagdagan ko pa yon realty ko up to 5 units. So I would like to say to all OFWs to invest. Ito ang kailangan natin lahat ng matulungan. Yon ang purpose sa mentor natin na lahat ng mga OFW magkakaroon ng investment. Yeah, we are very thankful sa Frich Mentors. Yung nalugi namin dun sa aming business, which is around 500,000. So almost nabawi na namin dito nung nag-join kami sa Frich Revolution. Yun nga pinakamaganda. So kasi we recommend... wala kaming ginastos kahit baysa or ano. Single baysa. Nag-join lang kami, then pinag-aralan yung business, and then chineer lang namin. Ang tatlong istorya na inyong natunghayan sa araw na ito ay ilan lamang sa buhay ng mga 50,000 na mga overseas Filipino dito sa Oman kung saan nagbago at napaganda ang kanilang buhay. Kung gusto nyo rin mabago yung buhay nyo, mag-attend kayo ng Balik Mayaman Action Program namin kung saan matututo kayo ng tatlong things. Yung una, paano yung isang OFW magiging OFW millionaire. Pangalawa, kung paano yung pera lalapit sa inyo, hindi lalayo sa inyo. And yung pangatlo, kung paano kayo tuloy-tuloy pa rin yung income nyo kahit nasa Pilipinas na kayo, kahit nagpapahinga na. Kaya po tunghayan ninyo ang marami pang kwento ng pag-asa ng ating mga kababayan sa abroad sa susunod na Frich Revolution ng Bagong Bayani TV. Ito po si Tetko Jamat Lim. Ito naman po si Terence Ray Lim. Ang inyong Frich Mentor at ang sigaw ng revolusyon para sa mga OFW. Laban OFW! Frich your life!